oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dandes! Magandang hapon sa inyo, mga kapuso. It's Monday once again. Kaya please, fasten your seatbelt para sa isang buong week ng masayang hulaan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Sky's the limit ang saya po sa episode na ito dahil ang makakasama natin ngayon ay ang mga player who belong to the sky dahil lahat po sila ay mga piloto. So, let's meet the first team, ang Pinoy Flyboys. Flyboys, Flyboys, hale, hale, hoy! Sinong manalo siyang good boy? It's Super! Ito naman, ang kabilang team naman, ang Pilipinas Aviation. 5, 4, 3, 2! Kaming mga piloto, handa nang lumibay, ready to fight, safe flight! At ito na, kilalanin na po natin sila, ang kapitan ng Pinoy Flyboys. Dati po siyang GMA reporter, ngayon Head of Communications and Public Affairs ng isang airline company. Isa pong licensed commercial pilot pa. First Officer, Steve Dailizan! Thank you. Nice to see you again, Dong. Nice to see you again, Steve. Yes, sir. Kapuso, Steve. At syempre, gusto na natin makilala ang makakasama mo dito, Steve. Oh, syempre, ang mga dapat yung tutukan dito sa Family Feud. Ayan. Parang newscast pa rin. Pinapakilala ko ito, Dong. Maraming tinataguan. Hindi, joke lang. Ito ang aming pilotong heartthrob. Baya, malaki ba ba? Ito, foreigner ito. George. What's up, George? Welcome, hello, family. Hello, Sir Dong. Ito naman, habulin. Habulin ni Mother Earth dahil talaga namang pagdating sa kaligasan at saka sustainability, itinataguyod niya yan. Ayan, si Reg. First Officer Reg. Yes, thank you, Steve. Hello, Sir Dong. First Officer Reg. And finally, last but not the least, ito, sobrang proud kami sa kanya, Dong, kasi talagang milestone din yung naging trending viral video niya. Ayan, nung mailipad niya yung kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang, si Captain Jen. Ayan. Thank you. Hello, Captain Jen. Magandang hapon and welcome to Family Feud. Grabe, alam naman po natin na 12 years pong naging reporter si Steve. At ngayon po, isa na siyang piloto. Para sa'yo, anong pinaka-memorable na nangyari sa'yo? Siguro yung pinaka-memorable na nangyari sa akin ay yung finally makalipad. Maging isang ganap na piloto sa isang airline. And yung first take-off and landing. Yun talaga yung pinaka-memorable. First take-off and landing. Ako, nai-imagine ko kung gano'ng ka-fulfilling yung pakiramdam na yun. Pero ito rin, sana maging fulfilling din ang pagsali ninyo. Sana. So sana makuhan yung jackpot, Steve! Sana! Manifesting! Manifesting! Good luck, Pinoy Flyboys! At ngayon naman, dito po tayo sa kabila, ang team captain ng Pilipinas Aviation, sa pong singer, actor at model. Ngayon po ay isa ring Army Reservist Officer na rin. At siyempre, isang licensed private pilot pa. Please welcome Captain Ronnie Liang. Sir. Welcome to Family Feud. Thank you, sir. Wow. Nandito ako ngayon. Ronnie, it's good to have you. At syempre, kasama mo pa ang mga kasamahan mo sa aviation, Ronnie. Sino-sino ba ang mga kasama mo? Well, una, gusto kong pakilala si Captain Jester Don Bakay, ang may-ari ng aviation school. Actually, may experience ako sa kanya nung pinauwi niya ako. Kasi na-realize ko expired yung medical license ko. So, part ng standard and requirements ng aviation school, di ka pwedeng lumipad kapag hindi kompleto ang license. So, part of safety. Of course. And? Si Captain Therese, nag-iisang flight instructor namin. Napakaganda, napakabait din, no? Kahit na istrikto. Hi, Captain Therese. Hello, and boys. Course, nice to be here po. Si Captain Russell. Actually, siya po ang Mr. Aviation 2015. Marami na rin siyang na-release na mga piloto. Pag sinabing ni-release, ito yung mga nagso-solo flight, yung mag-isa ka nang nagpapalipad na wala na yung flight instructor mo. Oh, solo talaga. Solo flight. Solo, literal, solo. Solo flight. Yes. Cap Russell, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Alam nyo, si Steve, bata pa lang po, gustong-gusto niya maging isang piloto. Ikaw ba, Ronnie? Bata pa lang ba, gusto mo na rin magpalipad ng aeroplano? Bata pa. Grade 4 pa ako. Pangarap ko na talaga. And ngayon ako nabigyan ng opportunity. Although artista pa rin tayo, kumakanta, nagre-record pa rin, pero
kahit na gaano ka mang kabisi talaga, hindi mo i-give up yung dream mo na maging isang piloto. Tama. Ayos. Maraming salamat. Ngayon, ang mananalo po tonight ay mag-uwi ng up to 200,000 pesos. Diba? At may bonus pa na 20,000 pesos para sa kanilang chosen charity. Kaya ito na, alamin na natin ang sabi ng survey. Team Captains, Steve and Brody, let's play Family Feud! Yan, oh. Alright. Snappy! Here we go. First question. Nag-survey kami ng 100 lalaki. And the top 7 answers are on the board. Magseselos ka pag ang girlfriend mo ay niregaluhan ng boss niya ng blank. Ronnie. Sing Sing. Sing Sing! Proposal ka agad. Sing Sing na may mga diamante. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Top answer, Ronnie, pass or play? Play! We're gonna play. Steve, balik muna tayo. Let's go, Ronnie. Ayan, ito na. Captain, magseselos kapag ang girlfriend mo ay niregaluhan ng boss niya ng ano? Kotse. Galante si boss. May pa-kotse. Kotse. Yeah. Pwede rin aeroplano siguro. Cap the Reese, magseselos kapag ang girlfriend mo ay niregaluhan ng boss niya ng ano? Bouquet of flowers. Flowers. Isa-isahin na natin yung mga aparato ng panliligaw. Flowers. Yep, it's there. Capros, magseselos ka. Pag yung girlfriend mo, niregaluan ng boss niya ng ano? Damit. Nandiyan ba ang damit? Wala. Okay, first wrong answer pa lang. Ronnie, magseselos ka pag ang girlfriend mo ay niregaluan ng boss niya ng ano? Chocolate. Kung may flowers, nandiyan rin chocolate. Survey says... Oh, wala. Standby, Pinoy Flyboys. Standby to steal. Captain, eto na. Kailangan makakuha niyo po ito, kundi makakapag-steal sila. Magseselos ka pag ang girlfriend mo ay niregaluhan ng boss niya ng ano? Promotion. Uy! Agad-agad! Promoted ka na. Ang sabi ng survey ay... Wala. Ito na, Pinoy Flyboys, ito ang pagkakataon ninyo. Jen, ito, ano yung kaselos-selos na niregalo ng boss sa girlfriend mo? Stuff toy. Stuff toy. Okay. Regen? Kondo. Kondominium. May pakotse. Bakit walang pakondominium? George? Aso. Oh, aso. Steve, iba-iba yung sagotan ng tropa mo, Steve. But anyway, ano kaya ito? Magseselos ka pag ang girlfriend mo ay niregaluhan ng boss ng ano? Stuffed toy. Stuffed toy. Stuffed toy. Survey says... Wala! Alright, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Ang dami pa nito. Everybody guys, number 7 please. Number 6. Cellphone. Cellphone. May pa-cellphone. Number 5. House and lot. Ayaw ng kondo. House and lot daw. Number 3. Underwear. After first round, nag-tape off agad ang Pilipinas Aviation with 63 points. Habang ang Pinoy Flyboys, nakos, zero pa yata. Dahil medyo sumadsad sila sa first round. Pero, siyempre, babawi sila sa round 2. Sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama ko po ngayon ang ating very energetic na studio audience. At tulad ng dati, isa sa pinakapaboritong portion natin ito kung saan tatanungin natin sila ng ating survey question, di ba, para sa inyo. Specifically for you. At ito ang tanong ko sa inyo, bagay na bagay para sa ating mga panauhin ngayon. Kung makaka-date mo si First Officer Steve o si Captain Ronnie, sakay ng isang private plane, saan mo gustong dalhin kanya? Handa, di ba? Sino? O, ikaw muna. Ikaw muna. Ang pangalan mo? Isabella po. Isabella. Tika saan ka, Isabella? Quezon City po. Ay, Quezon City. Isabella, okay. Saan mo gustong dalhin ka nilang dalawa? Kahit saan po. Kahit saan? Sure ka? Opo. As in kahit saan? Kahit saan po. Boy. Bakit naman? Hindi po mahalaga yung destination. Mas mahalaga po yung journey. Alam mo, narinig ko na pero sobrang patok parati yan.
Totoo yan, totoo yan. Very good answer. 200,000. Next, okay. Ate, ano pong pangalan mo? I'm Sai. Okay, so kasama mo si ano, First Officer Steve, tsaka si Captain Ronnie. Private plane. Saan mo gusto na dalhin kanya? Sa simbahan. Parang alam ko na to. O sige nga, para sigurado lang bakit simbahan. Siyempre, para diretso na kasal. Ayan! Mabilis si ate. Diba? Ang ganda ng mga sagot ninyo. Kaya next time, kayo naman sumali, okay? Alright. Samantala, balik muna tayo sa ating game at mag-recap tayo ng score. Ang Pinoy Flyboys, eh wala pa pong puntos. Pero eto na, meron ng 63 points ang Pilipinas Aviation. Kaya tawagin na natin sina First Officer George at si Captain Don. Let's play round 2. Come on! Good luck! Okay, top 5 answers are on the board. Ito na ang inyong tanong. May narinig kang tunog na sirena. Ano kayang meron? Go! George! May natutulog. May natutulog! Tama yun! Gusto ko lang maunawan, Captain George. Bakit natutulog? Nagagamit ba yung sirena sa pagtutulog? Siguro gusto niya tahimik, so... Natutulog, so yun. Sandali! Bahala na. Baka siguro warning sign, di ba? Huwag niyo akong guluhin. Parang ganun, o, di ba? May natutulog. Wala. Captain Don, may narinig kang tunog na sirena. Ano kayang meron? Sunog. Sunog. Nandyan ba ang sunog? Top answer. Faster play, sir. We're gonna play. All right, let's do it. George, balik muna tayo. Guys, ano to ha? Siren ha, hindi sirena sa dagat ha. Siren, okay. May narinig kang tunog na sirena o siren. Ano kayang meron? Lindol. Lindol. Okay. Lindol! Oop! Lalo na sa mga telepono natin, di ba? Pag meron ng alert ang NDRRMC, narinig natin yan. Capros, may narinig kang tunog na sirena. Ano kayang meron? May mga ambulansya. May ambulansya. Dumadaan. Wang-wang! Survey says... Yep! Ronnie, may narinig kang tunog na sirena. Ano kayang meron? Police! Survey says... Baka may hinahabol na kriminal. Sir Don, back to you. May naririnig tayo po na sirena, tunog ng sirena. Ano kaya meron? May VIP na dumadaan. May dumadaang VIP. Nandiyan kaya yan? Para sa ating VIP survey says... Aba, mukhang nag-review ang Pilipinas Aviation. Captain, may narinig ka tunog na sirena. Isa na lang to. Ano kaya meron? Emergency. 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 Marami kasing types of emergency. Pero tignan natin kung yan mismo ang sinagot ng ating respondents. Survey says... Wala. Okay, Pinoy Flyboys, this is your chance to steal. Kung mali sila, Capros, may narinig kang tunog na sirena. Siren. Ano kaya meron? May special announcement yung Pangulo. Oh, may special announcement ng aking Pangulo. Good answer, good answer. May I have your attention, please? Dadaan ako. Okay. Ang sabi ay may special announcement. Survey says... Wala. Jen, ano kaya to? May narinig kang tunog na sirena. Ano kayang meron? May aksidente. May aksidente. Reg. Highway Patrol. Highway Patrol. George. May nag-aaway. May nag-aaway. Steve. May narinig kang tunog na sirena. Bilang team captain, pwede mo silang sundin. Baka may sarili ka. Ano kayang meron, Steve? Tingin ko, aksidente. Kasi naririnig ko yun, nagko-cover ako dati. Yun. Ang sabi po nila ay may aksidente. Pero ang sabi ng survey ay... Ano kaya itong hindi natin nakuha, everybody? Number 3, please. May parada. Lalo pa pong lumobo ang lamang ng Pilipinas Aviation. Mayroon na silang 143 points. Kaya pa, kaya
Habang ang Pinoy Flyboys ay may turbulence pa rin yata dahil zero pa rin sila sa ngayon. Pero ano pa lang yan? Ngayon pa lang yan, guys. Kasi susunod, double points round na. So pwede makabawi sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Sa punto pong ito, binabati at pinasasalamatan natin ang loyal viewers ng Family Feud sa Biliran Province, sa Laurel, Batangas. Magandang hapon sa inyo. Yung mga tiga Kabuyaw, Laguna. Ako, hello sa inyo. Sa mga tiga Naic, Cavite, maraming salamat sa inyong panonood. Mga tiga Panabo City, Davao Oriental. Hello sa inyo. Sa mga tiga Abuyog, Leyte, magandang hapon. Mga tiga Caron, Palawan, hello din po sa inyo. At sa Isabela, Basilan, na bahagi ng Sulu Archipelago, maraming salamat po sa araw-araw na panonood. Balang araw, makakabiyahe din po dyan ang mga pilotong naglalaro ngayong gabi. Kaya recap muna tayo. Leading po ang Pilipinas Aviation, ha? 143 points na. Habang ang Pinoy Flyboys, wala pang puntos, kaya tawagin na natin si the First Officer Regel at Captain Therese. Let's play round 3. Okay, double points round na ito. Okay, ibig sabihin times 2 ang value ng bawat tamang sagot. And here we go. Top 5 answers are on the board. Instead na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay blank. Therese. Ahas. Ahas. Nakakatakot naman talaga yun. Survey says, top answer. Top Therese, pass or play? Play. Okay. Redzel, balik muna tayo. Round 3, Pilipinas Aviation. Cap Russell, imbis na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay ano? Leon. Whoa! Leon. Wala. Ronnie, imbis na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay blank. Gagamba. Gagamba. Oh, medyo may mga ibang nakakatakot din na gagamba, eh, no? Nandiyan kaya ang gagamba, guys? Wala. Ito, baka ito na yung chance yun. Pinoy Flyboys. Cap Don. Imbis na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay ano? Buwaya. Buwaya. Ang sabi ni Cap Don, buwaya. Yup. Okay, Cap Denise. Imbis na makitan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay ano? Lizard. Services? Wala. Okay. Ito ng pagkakataon yung makahabol dyan. Imbis na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng iyong kapitbahay ay ano? Tigre. Tigre. Kanina may leon. Ito tigre. Regel. Elepate. Bawal yan. Anyway, pa-pat posible. Survey ito. George. Paniki. Paniki. Oo, oh, mahirap palagaan. Pero hanip siguro pag may ganun, di ba? Sa cave yata sila nakatira. Steve. Medyo... susundan ko na lang kasi takot din ako pag nakita ko to. Okay, ano yun? Tigre. Tigre! Alright. Interesting. Ang sabi po nila tigre sa tanong na imbis na makitan, matatakot ka kung ang pet ng kapitbahay mo ay ano? Tigre daw. Nandiyan ba yan? Survey says. Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Nakatutok pa rin kayo sa Family Feud. Dalawang teams po ng mga piloto ang naglalaban ngayong gabi. Bago ng break, tinanong natin ang Pinoy Flyboys na imbis na makyutan, matatakot ka kung ang pet ng kapitbahay mo ay alin. Ang sagot nila ay tigre. Malalaman natin ngayon kung finally ba'y makakaskor sila para makahabol sa Pilipinas Aviation. Alamin natin ang sabi ng survey sa tigre. Palalo. Naka-score na rin. Yes, sir. Tignan po natin kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 5, please. Aswang. And of course, number 3. Gorilla. After 3 rounds, Pinoy Flyboys may 112 points. Nakahabol po sila habang ang Pilipinas Aviation ay leading pa rin with 143 points. So ito na po ang last boarding call papunta sa last head-to-head battle. Kaya Cap Jen and Cap Ross, let's play the final round. Let's go.
Triple na. O times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Kaya good luck sa inyo. 4 answers are on the board. Anong sound ang karaniwang maririnig mula sa loob ng banyo? Go! Russell. Shower. Shower! Okay, nandyan ba ang visit ng shower na tubig? Boom! Top answer! Capross, pass or play? Play! Let's do it! Jen, balik muna tayo. May chance pa rin kayo. Ronnie, final round. 3 more to go. Anong sound ang karaniwang maririnig mula sa loob ng banyo? Flash ng inidoro. Yon! Flash ng inidoro, guys! Survey says... Captain, ano pa maririnig mula sa loob ng toilet? Kumakanta habang naliligo. Ako, aminado ako. Gawain ko yun. Kayo rin ba? Kay gawain nyo rin. Yes, kumakanta. Medyo sintonado lang, pero kumakanta. Pagdating naman doon, medyo gumaganda yung boses natin. Nandyan pa, ang kumakanta sa loob. Survey says... Meron! Captain Reese, anong sound ang karaniwang maririnig mula sa loob ng banyo? Utot! Let's be honest! Ang talino mo! Sabi niya, utot! Utot for the win! Capras, anong sound ang karaniwang maririnig sa loob ng CR? Ire? Ire! Hirap eh, hirap. Pasintabi po sa mga kumakain, na mga naghahanda ng hapunan. Yung po ang katotohanan. Banyo ang pinag-uusapan natin. Ire! Oh! Stand by to steal! Ronnie, kailangan makuha mo ito kundi makakasteal sila. Anong sound ang karaniwang maririnig mula sa loob ng banyo? For the win! Tunog ng giripo! Tunog ng giripo! Nandyan ba ang giripo? Ang ating final score, Pilipinas Aviation, 434 points. At Pinoy Flyboys, 112 points. Steve, maraming salamat. Sir. George, maraming salamat. Reds, maraming salamat. Thank you. Jen, sana'y nag-enjoy kayo. Flying with you soon. Oh, yes. Flying with you soon. At mag-uwi pa rin kayo ng 50,000 pesos mula sa family crew. Thank you. Not bad. And of course, Pilipinas Aviation, you've won 100,000 pesos. Pwede pa natin doblehin niya, Ronnie, sa Fast Money. Kailangan ko ng dalawang manlalaro. Sino kaya? Ako na, tsaka okay. Si Russell. Yeah. Si Cap Don at si Cap Russell. Eto na, susunod na ang Fast Money Round sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kasama ko ngayon si Captain Russell ng Philippine Aviation. They have won a total of 100,000 pesos. Pero, syempre, mas gusto nila mag-uwi ng total na... Sa waiting area sa likod si Cap Don. Kaya hindi tayo naririnig. Let's play Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Sa magdamag, ilang oras kaya ang tulog ng nanay na may 1-month-old na baby? Go. 1 hour. Bukod sa braso, bahagi ng katawan kung saan ka tinuturukan? Sa binte. Sino ang madalas kuning ninong o ninang? Kapitbahay. Name something na mabilis lumubog sa tubig. Bato. Lugar na identical o magkakatulad ang mga kwarto. Kondo. Let's go, Cap. Tignan natin ang puntos mo. Sa magdamag, ilang oras natutulog ang nanay na may 1-month-old na baby? Ang sabi mo, 1 oras. Pero grabe with conviction yung pagkasabi mo based on experience ba ito? Yes, sir. Yeah, opo. Based on experience. May baby ba kayo ngayon? Meron, sir. Ilang buwan na ang baby nyo ngayon? 1 year old na. 1 year old na. Pero ito yung nag-i-experience siguro. Yes. Anyway, ang sabi mo, 1 hour. Ang sabi ng ating survey ay... Bukod sa braso, bahagi ng katawan, kung saan ka tinuturukan, ang sabi mo? Sa binti. Ang sabi ng ating survey saan ay... Yep. Sinong madalas kuning ninong o ninang sabi mo kapitbahay? Sabi ng survey natin ay... Boom! Meron, isa tayong kapitbahay. Name something na mabilis lumubog sa tubig, sabi mo bato. Ang sabi ng survey ay... Yep! Very good! Lugar na identical o magkakatulad ang mga kwarto, sabi mo condo. Ang sabi ng ating survey ay... Pwede, 56. Cap, not bad at all.
Let's welcome back, Cap Don! Sir! Okay naman po tayo sa waiting area. Okay naman, okay naman. Ito na. Nag-build up na po para mag-take off ang puntos ninyo. Para mauwi nyo ang additional 100,000 pesos. Alam niyo po, 56 points ang nakuha ni Capras. Alright? Pwede na! 144 points ang kailangan natin para makuha natin ang ating gustong altitude. Diba? Ito na po. Makikita po ng mga viewers sa bahay ang sagot ni Cap Russell. Give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Sa magdamag, ilang oras kaya ang tulog ng nanay na may one-month-old na baby? Dalawa. Bukod sa braso, bahagi ng katawan kung saan ka tinuturukan? Sa paa. Sino ang madalas kuning ninong o ninang? Matalik na kaibigan. Name something na mabilis lumubog sa tubig. Papel. Lugar na identical o magkakatulad ang mga kwarto. Motel. Let's go, Captain. We need 144 points po points to get the additional prize. Sa magdamag, ilang oras kaya ang tulog ng nanay na may one-month-old na baby? Sabi niyo, dalawa. Dalawang oras. Sabi nating survey dyan ay... Ang top answer natin dito ay 3 hours. 3 hours. Okay. Bukod sa braso, bahagi ng katawan kung saan ka tinuturukan. Ang sabi niyo, sa paa. Paa. Ang sabi ng ating survey ay... Let's go, let's go. Top answer! Uy! Ang top answer ay hita. 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 Iba pala sa binti. Anyway, sino ang madalas kuning ninong o ninang ang sabi niyo matalik na kaibigan? Ang sabi ng survey ay... Let's go, let's go! Boom! Yan ang top answer. Top answer. Name something na mabilis lumubog sa tubig. Ang sabi niyo... Papel. Ang sabi ng survey natin ay... Dalawa. Ang top answer natin dito ay... Coins. O barya. Ito na, final. Lugar na identical o magkakatulad ang mga kwarto. Ang sabi niyo, motel. Ang sabi ng survey natin dyan ay... 15 points. Ang top answer ay hotel. Hotel. Very similar. But congratulations pa rin po. Nanalo kayo ng 100,000. Ronnie, Therese, and of course, Steve. At gaya ng sabi ko, tatanggap din kayo ng 20,000 para sa chosen charity nyo. Ronnie, ano ba yung napili ninyo? Of course, ang Ronnie Liang Project ni T Foundation. Ito po yung mga batang may lip and cleft palate. And this is a good blessing kasi this Christmas season, may nakaschedule kaming 20 na bata na ooperahan. And maraming salamat sa Family Feud for this opportunity. Yes, yes. We're happy to know na... Ang Family Feud ay nagiging daan para makatulong ng mas maraming mga tao, 'di ba, mga kababayan natin. So muli, congratulations sa inyo. Congratulations sa inyo. Congratulations. Salamat, and of course, salamat. Steve. Salamat daw. Flying with you soon. Flying with you soon. Sana hindi ito yung una't huling pagkakataon. Hindi. Siyempre, kapuso. Of course, of course. Maraming salamat, guys. Muli, ako po si Ding Dong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at pa-premyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud. Yeah!